Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, Rosa, once again. Mainit itong topic na to kasi pumutok ito kahapon ano, na nagque-question itong si Senator Manny Pacquiao sa pamumuno ng ating mahal na Pangulo na si Rodrigo Duterte. So, panoorin natin, sama-sama tayong manood ng sagot ng ating mahal na Pangulo. Mga tao, matagal naman tayong magkaibigan hanggang kahapon o isang araw ko lang nagsabi na corruption. It's easy really to say. Hindi ko sinasabi walang corruption. Kaya nga ituro mo. Kasi yung lahat na tinuro, na tinuro ng iba, pinaalis ko na sa gobyerno. I am challenging you or else. Talagang sabi ang anil. Sa isang banda, tama si ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi naman dingit sa akalaman natin na talagang ating bansa masasabi nating talamak sa korupsyon. Pero sa akin ano, sa tinanda ko na ito, na sa edad kong ito, masasabi ko na si Duterte yung pinaka-best na naging presidente. For me, that is my opinion, disclaimer. Kasi nga naman, sa dinami-daming talagang government agency natin ano, na corrupt, pero unti-unti niyang natatanggal. Andyan na kasi yung corrupt eh. Tama siya, andyan na. Wala naman nagsabi na nawala na yung corruption. Andyan pa rin. Pero dahil nga maganda ang strategy ng ating Pangulo, no? Unti-unting nababawasan yun. Huwag natin naman masyadong questionin kasi napakadami rin namang ginawa ng ating mahal na Pangulo sa ating bansa. Lalong-lalo na ngayon sa pandemic, magpakatotoo tayo. Kung siguro iba ang nakaupo sa atin ngayon, mas lalo tayong taggutom. Mismo nga ang father ko eh, natuwa kasi sa edad niyang yun, first time niyang nakatanggap ng ayuda galing sa presidente. So dati hindi niya gusto si Duterte, pero now sinabi niya, ang galing talaga ni Duterte kasi first time niyang nakakuha ng isang benefits na nanggagaling sa government. Diba? So, tama din siya na magkaibigan sila. Magka-sanipwersa sila kung saan sila kumakandidato before. Tapos all of a sudden, piniprismo nung una, tapos all of a sudden, bigla mong nilaglag, kumbaga parang andating. Nakaka-question talaga. Kumbaga naiisip tuloy ng tao ngayon na may hidden agenda ka pala sa lahat ng ginawa mo sa ating mahal na Pangulong Duterte. Ayan. So, hinamon din siya ng ating Pangulo, no? Na kung halimbawa may alam ka na corruption na government agency, ituro mo. Kasi mas gusto pa nga ni Pangulo yun eh, na pag may alam tayo, huwag tayong manahimik, sabihin natin. Kasi nga, nagagawa niya ng solusyon. Tama din siya na nakaka-disappoint yung nangyari kasi nga magkaalyado kayo tapos bigla all of a sudden na ganun ang nangyari. Parang nakakalungkot sa kanya, sa side niya. Kasi mo kung ano yung pinunta mo si ating mahal na Pangulo sa opisina niya at tinakil nyo yung regarding sa alam mo kung ano yung ahensya na may corrupt. Di sana hindi pa naghati yung pananaw ng mga taong bayan. For me, ina-idol kita dahil isa kang pride ng Pilipinas. Disclaimer, this is my based on my own opinion. Ilang beses mo na kaming binigyan ng proudness bilang
bilang isang Pilipino dahil sa paglaban mo sa boxing. Kasi doon ka din talaga din ng galing. At hindi rin namin kine-question, tama din si Presidente, na yung abilidad mo. Kasi alam namin na hindi mo naman din maabot yung mga pangarap mo kung hindi mo rin talaga pinaghirapan. So, bilang isang botante, this coming 2022 presidential, ang iboboto ko yung alam ko na magpapatuloy ng gagawin ng ating mahal na Pangulo. Kung hindi man siya, dahil tapos na yung term niya, so doon ako sa alam ko na ipagpapatuloy yung ginawa niya. Kasi talagang for me, the best yung ginawa niya bilang presidente ng Pilipinas. Maraming nagdi-disagree, maraming din umaagree, pero sa akin ito yung opinion ko eh. Ito yung naramdaman ko. So, sayang kasi napaparatangan katuloy na manggagamit, mayabang, although siguro nga dahil may pagmamayabang ka naman at talaga naman hindi lingid sa kaalaman naming lahat na Pilipino ay talagang sobrang yaman mo. Kaya mo talagang magpagawa ng isang pabahay para sa mga squatter area, na which ang squatter, tama din yung iba na nagsasabi na squatter is mananatiling squatter yan, kasi kahit na binigyan na sila ng Pangulo natin mismo ngayon ng pabahay, ang ginagawa nila ibinibenta pa nila para mapagkaperahan at bumalik ulit kung saan sila nang galing. Kasi nga sanay sila sa buhay nilang ganun. So, tama rin yung sabi ni Enrile na wish you luck, good luck to you. Kasi sa dinami-dami na rin talagang dumaan ng presidente sa Pilipinas, imposibleng hindi din nila naisip yung gusto mo. Pero nga, hindi nga nangyayari kasi nga may mga pasaway na Pilipino pa rin until now. Na kahit na binigyan na sila ng opportunity na magkabahay, anong gagawin nila? Ibebenta nila yung rights at babalik sila sa karsada para manatiling squatter. So, ayan, napakinggan din natin kung ano yung video ng ating mahal na Pangulo. Masasabi kong maraming pagbabago sa Pilipinas. Number one, agency of DFA, na dati agency of PCA, na dati yung mga agency na yan, kinakatakutan ko yan. Kasi, pag pumunta ka na madaling araw, may possible bumalik ka pa sa susunod na araw. Kasi nga sa dami ng tao, ewan ko kung paano nila ginagawa yung crowded na, pero hindi pa rin nila napapapasok. Halos lahat na nag-a-apply ng passporting, pati sa PCA, before na NSO, ibang-iba nung si Duterte ang umupo. Could you imagine, nag-loss yung passport ko ng 2009. Eventually, na-loss passport ko at na-renew ko ang passport ko ng 2019. So, bakit ganon katagal yung pag-renew ko? Kasi yung kaba, yung traumatized ko na ganito na naman, mahaba na naman yung pila. Isa yan. Isa yan sa promises ng Pangulo na nangyari. So, although hindi perfecto na Pangulo si Presidente, siya yung first time na Pangulo na on the spot magmura. Lahat, marami ka rin pwedeng silipin against him. Pero, tignan din natin yung mga kabutihang ginawa niya sa ating bansa. Ang daming highway, ang daming bridges, yung traffic sa EDSA, na less, pero hindi pa rin talaga totally. Kahit sino namang umupong presidente, hindi naman nasolusyonan ang traffic sa EDSA. But bagkos na less dahil dun sa kanyang ginawang express highway. So,
from the south to north, di ba? Could you imagine that? Napakadami. So, kaya being a loyal fans of Duterte and I considering myself at DDS kasi talagang siya yung pinili ko, choice ko na president. So, ngayon, kung if ever na matapos naman na yung term niya, siya pa rin ang pipiliin ko na pinaka-best na presidente. Kung sino man yung kanyang paupuin or suportahan, susuportahan ko. Kasi alam ko na hindi niya susuportahan itong taong ito kung hindi siya nagtitiwala. Sana maayos yung friendship, bumalik ulit, mapag-usapan ng maayos, hindi lumala yung sitwasyon nila ni Senator Manny Pacquiao kasi magkaalyado sila, no? Sana kung may hidden agenda rin talaga si Senator Manny Pacquiao for running presidency, tumakbo na lang tayo as a president na wala tayong binabahirang pangit o sinisilip sa kapwa natin. Politika talagang marumi yan, pero based on the Bible, as long as na wala kang tinatapakan na tao, wala kang sinisiraan na tao, yung blessing, guidance ni Lord inasa iyo. So, sana lang magkaayos kayo kasi sayang yung friendship at sayang yung pareho kayong the part of Mindanao. Walang masama sa question mo about regarding on corrupt. Pwedeng yung pag-usapan yan, sabi nga ni President Rodrigo Duterte, turo mo sa kanya para at least magawa niya ng paraan. So, ayan guys, maraming salamat. Ginawa ko itong video na to kasi sa puso ko galing yung pananaw ko, sarili ko. As may meron akong channel, gusto ko rin ma-voice out kung ano yung nakikita ko bilang isang Filipino citizens. Hindi ko minamaliit kahit sinong tao at hindi ko ine-question ano yung both parties. Dinepensahan ko lang yung alam ko sa sarili ko na tama. Siguro naman marami ding kapwa Pilipino ko na nagulat na kung if ever natatakbo si Pacquiao. Sana lang kung tatakbo siya, wala namang masama. Pwede naman talaga. At free country naman tayo, no? Kung sinong gusto, pwede naman talaga. Pero sana yung pagtakbo ng wala tayong magkakaroon ng kasiraan at mananatili yung friendship nung kung ano yung sino yung sinuportahan. So, that's it guys. Maraming salamat. Itong aking namang niece is about reaction video and my planting journey and being a mother. So, kaya din ginamit ko yung platform ko na para mailabas ko kung ano yung nararamdaman ko regarding on that. So, guys, maraming salamat sa inyong lahat. Doon sa mga nagre-request, ayan, doon sa mga nagre-request ng mga videos na gagawin ko, kaya ko pong gawin yan, basta bigyan nyo lang din po ako ng time, ayan. Doon sa mga bagong subscriber ko, hindi ko na kayo mag-isa-isa, shout out sa inyong lahat. Maraming salamat po na paunti-unti nagkakaroon ng adjustment yung akin subscription. Maraming salamat po sa lahat ng viewers, sa mga organic viewers na nanonood sa akin. Hindi ko alam kung saan ang gagaling yung subscription. Maraming salamat po. Kasi hindi po
ako magkakaroon ng 4,000 subscriber ko, hindi dahil lang po sa inyo. Ayan, alay ko po itong mga videos ko sa inyo. Sana po manatili po tayong manood. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, so please don't forget to click my subscribe button, like, comment, and share, and most especially my notification bell to keep update on my new uploaded video. Bye everyone, and God bless you all. Bye!